Hi everyone. I'm Kuya Awi, di Kulana ako. Nandito na po ako sa aming garahe. Total di up ko naman ngayon. Pre-coding. So isa-surprise ko ang aking mga kasamahan dito sa aking company, sa aking pinapasokan na taxi. So guys, isa-surprise ko yung aking mga kasamahan sa hanap buhay. Ang aking mga doktor. Okay nga. Doktor, pag may doktor sa para sa sakit, may doktor para sa sasakyan. Okay? Ito yung mga doktor na kung saan lahat ng sasakyan, yung lahat ng mga kasamahan ko sa taxi driver na nasisiraan sila, pupunta sila dito sa garahe para ipaayos ang kanilang unit. So, guys, interviewin natin sila, kumustahin natin ang kalagayan nila. At saka, chika-chikayin natin. Okay guys, okay lang ba sa inyo yan? Ha? Chika-chikayin natin, kukulitin natin dahil pray ko ngayon, good time natin sila, okay? Tara! Tara! Good time natin! Ayan guys, hanggang dito na tayo sa matchip po natin, may inaayos yung isang kasama natin. Hi Mar! Mar, anong nangyari dyan Mar? Mar? Temperatura. May lagnat. May lagnat pa. Actually, guys, siya yung partner, pangalan partner? Jokes na lang. Actually, siya yung ano, yung may-ari, siya yung naghahawak dito sa unit ng taxi. So, pumunta siya sa garage, nagpaayos siya dahil may nag-abiri yung kanyang unit. So, anong pinaka-findings yan? Sinisitahan ko lang. O, sabi ko nga sa inyo guys eh. Pag may doktor para sa nagkakasakit, kami naman may doktor para sa mga sasakyan. Ito yung aking mga kasamahan sa trabaho, guys. Kaya guys, observe, tanongin natin sila kung paano nila ginagawa ang work nila, kung paano nila nare-remedyuan yung mga taxi na pupunta dito para paayos, guys. Ito yung guys, Mar, anong pinakamin, ano yan, Mar? Hindi, tumataas yung ano? Yung? Minor, nag-wawad. So, ano yung pinaka-remedyo doon? Inaanaw ko muna yung ano, trouble. Parang tinatag. Nalitan ko ng ano, servo. Tingnan ko kung magbabago yung ano niya. Magbabago yung under niya. Okay. Ayan guys. Okay. Yun pala ang pinaka-coast ng ano, Marno. So guys, lipat naman ulit tayo sa kabila. yung kasama naman natin. Ay, ito si Kuya. Ay, Kuya! Lipat tayo sa kabila. Hi! Good morning! Ayun, yung pinaka-chip namin dito. Hi! Sino yan? Ay, ito yung mga kasamahan ko sa hanap buhay. Ika nga, sabi ko, may ang may mga sakit, may doktor. Ito naman, doktor sila sa mga sasakyan. Ito yung mga expertise na doktor sa sasakyan. So, anong nangyari dyan, partner? Ano ba ang ano nito? Ha? Sliding clutch. Sliding clutch. So, ngayon, inano mo siya, remedyuan mo siya. Baban transmission, sir. Anong pinaka-cause niya? Bakit nasira? Nahina na humatak pagka sliding clutch. Oh, guys. Okay, guys. Bossing, ano yung masasabi mo sa work mo? Okay ka lang ba? Sa trabaho, walang problema. Kaso medyo madumi nga lang. Kailangan tsaga-tsaga lang kasi medyo pandemic ngayon eh. Hirap ang buhay. So, kailangan talaga kumbaga mag-sacrifice. Mag-sacrifice talaga lahat. Yung pagtatrabaho mo dito, ilang taong ka na dito partner sa company? Kahit magpa 5 years pa lang. 5 years? So, 5 years. Sa 5 years, ano yung na-encounter mo sa mga inaayos mo?
Sa five years, ano lang naman eh, ganun lang din, pabalik-balik. Pabalik-balik. Mga tubulan sa akin. Mm-hmm. So, yung pinaka, ano, pinaka, well guys, pinaka the worst na experience ko. Mga kuhan lang naman, mga troubleshooting ng mga sensor ng bigasolina. Yan ang pinaka the worst, yan ang mahirap na gawin. Minsan, wala kasing scanner na maganda busing, kaya medyo hirap tayo sa pag-troubleshoot ng mga sensor na nagkakaroon ng difference. Kaya medyo puro manual lang tayo ngayon. So, yung pinaka maganda naman na nadulot sa yung trabaho sa 5 years niyo sa pag-stay dito sa company. Ano na pinaka magandang memory o kaya hindi mo makalimutan sa trabaho niyo? Ayos lang naman. Survive naman dito sa ano, trabaho. Okay. Ng pamilya, okay naman. Medyo hirap lang talaga sa ano kasi trabaho yung panang pandemic. Hindi lang isang naghihirap, lahat tayo apektado. Kapag may na yung biyahe, may na din yung ano. Okay, parang at lahat connect-connect na, no? Connect-connect na yan. Pagka konti yung tao, konti lang din yung kasada. Okay, busing, sa mga mag-aspiring na gustong mag-mekaniko o gustong mag-chip mechanics, ano ang pwede natin may advice sa kanila? Kung gusto nyo mag maging mekaniko rin, no? Kaya no, pagdating ng panahon, ang mapapayo ko lang sa inyo, konting tsaka lang talaga. Tsaka lang sa trabaho. Tapos, kailangan, kung hindi kayo sigurado, dapat magtanong kayo sa mas nakakalang sa inyo. Pinaka-check. Mas nakakalang sa inyo. Para hindi tayo yung trabaho, pati materialis. So, yun lang ang mapapayo ko sa mga gustong nag-aspire. Sa mga gustong matuto. Mga ganun. Magtanong-tanong lang sa mga mas kilala natin na mas nakakalang sa atin. Wala namang problema sa pagtanong kasi wala namang bayad yun. Tama. Guys, tama. Di ba? Marami kayo narito na. Guys, sa mga gusto mag-mechanics, auto mechanics, or sa mga auto, ano. So, guys, yung advice ni partner, sana ma-adapt nyo siya. Ma-adapt nyo. Kasi talagang sa trabaho kasi, kailangan talaga, ayan, pinapakita ni partner. Anong yan? Anong nangyari dyan? Ano na sir, kaya medyo pangit na yung lapat nung class test natin. So, kailangan na natin palitan, no? Kaya papa-repaste natin sa machine shop. Ibig sabihin, pwede pa natin ma-remedial yan. Sa machine shop na yung mag-remedial nito. Okay. Resurface na yung tawag doon. Resurface. Yan, guys. Okay, guys, thank you ha. Thank you, partner. Thank you rin. Thank you. Lipat muna tayo doon sa kasamaan, interview natin din kung anong ginagawa. Marunong bula, huwag tayo dito. Hi! Ayan! Anong yan sa'yo? Ayan, unahin mo na dito. Ano ko na? Busing! Anong ginagawa mo? Anong dento lang yung ginagawa mo. Okay. Ito naman, anong difference nito? Paras na, paras din. Kumusta ang trabaho natin? Ay, sa akin. Ano ang maitutayo mo sa mga kabataan na gustong mag-auto mechanic? Ano ang ma-advise mo sa kayo? Mag-aaral mo lang lang. Tapos? Para tumingin lang ko. Tumingin kita lang sa camera po. Bawal lang. May mayayin. Mayayin siya. Okay. Dito naman yung isa namin. Yeah, hirap talaga ng ano. Editor ng sa. Parang lawet. Kumusta ka na? Kumusta ka? Okay lang. Okay lang. Kumusta ang trabaho mo? Ayos naman, kahit mahirap. Kahit mahirap, pero masarap. Masarap. Ano ang masasabi mo sa mga gusto mag-aspiring na mag-auto mechanics? Anong ma-advise mo sa mga kabataan? Ano lang, mga gusto mag-mekaniko, nag-atsaga lang.
Kailangan talaga mag-aaral na mabuti sa pagmamekanik para hindi mahirapan. So sa mga kabataan na walang sa landas, ano ang ma-advise mo? Masasabi ko lang eh, lalo na sa panahon ngayon, kailangan talaga hindi puro masaway kasi nahirap ng buhay, puro lang paggalagala, walang mayayari, kailangan talaga. Kailangan no. Marami sa'yo na no. Ang hirap talaga ng maging mechanic no. Pero masarap. Sige. Ayan guys, palipat tayo kasi nahiya sa camera. Ayan. Iyon yung isang kapatid dito, baguhan pa rin siya. Ito yung mga inaayos dito. Ito yung garage ng aming boss. Eh, ito yung mga doktor ng mga sakyan. Kapag may sa labas, may sa mga sakit, may doktor na tinatawag. Dito naman, may doktor kami sa mga sakyan. Ito yung mga kasama namin sa aming company. Talagang dedicated sila sa kanilang trabaho. Yan, guys, sa mga gustong mag-aspire na mag-auto mechanics, ang ma-advise, yun nga, sabi nila sa atin ng mga kasamahan ko na mag-aral mabuti kasi yun ang susi para makamit ang kinabukasan kung ano yung minimiti sa buhay. Kaya sa mga kabataan na nag-aaral, pasalukuyang nag-aaral, bigyan yung time kasi time will come. Bibigyan din kayo ng time. Tsaga-tsaga lang. Sabi ni partner ko. Tsaga-tsaga lang. Kasi yun lang ang maipamamana ng magulang nyo upang sa ganon, pagdating ng araw, hindi kayo mahirapan sa paghahanap buhay. Kaya, guys, tatanungin ulit natin dito yung may-ari ng kantin. Diba? Kumustahin natin ng bukan yung buhay. Happiness. Ayan, nandito na tayo. Interview natin si ate. Siya yung taga ano dito sa canteen ng sa aming company dito sa aming garage. Siya yung nag-manage, siya yung may-ari ng ano canteen. Hi, Tay, kumusta ka na? Hello, Kuya. Kumusta ang business natin ngayon? So far, so good. Okay. Ano, kumusta? Okay na ba? Basta mapakain ko lang yung mga kasama. Alaga ako dito. Ayos na. Oh, my goodness. Sana all. So, yan. Guess lang, si-serve lang. Okay, si-serve lang natin. Interview natin. Yes. Guys, opa. Yan. Ito yung space namin. Ito yung ano nito. Hey, Jomar. Yan. Ito yung... Ano lang? Kumusta yung ano natin, yan, negosyo natin dito? Okay naman, kumikita na kahit papaano, tsaga-tsaga lang. Ano ang ma-advise mo sa mga ating mga kababayan, sa ating mga viewers, na para makumita sila? Ano nga? Ano lang, kailangan may diskarte lang tayo sa buhay. Siyempre, samahan ng tsaga, sipag. Lalo na ngayon sa sitwasyon natin, kailangan talaga diskarte ka para kumita. Okay, gawin nga guys. Sana mayroon kayo napulot na aral kay Atya. Ito yung mga kasamahan ko sa aking hanap buhay. Yung taxi driver din. Hi Kuya Joe! Kumusta Joe? Ayan, ito. Kumusta ang pasada? Kumusta ang pasada natin yan? Mahirap, masarap. Paano mo naman nasabing masarap? Pag kumita, masarap buhay. Okay, sa mga kasama natin sa kamanibila natin, anong ma-advise mo? Mag-ingat sila lagi, tsaka mag-tsaga-tsaga lang habang pandemic pa. Okay, maganda. Good idea. Good advisor ka talaga. Ayan, yung mga kasama natin. Ito yung customer natin. Hi! Hi! Ayan, customer dito yan. Ano masasabi mo sa ulam ni ate? Masarap! Wow, masarap daw, tiya. Liam? Masarap balik-balikan. Talaga? Yeah.
Anong pangalan po? Bien, hello. Hello. Ayan, isa siyang ano dito, suki ni ate, kumakain dito. Kaya, guys, muli, sa ating mga kanibira at sa ating mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, ako si Kuya Awi Bicolano, na nagsasabi, subscribe, like, and share. Okay? Thank you very much. Diyos mabalos and duga mo. Thank you. Thank you sa panood. Mahal ko kayo. Ito po ang karay na. Dito po yung aming garage. So, very, very good.